awit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre sa may sagradong mga punong kahoy. Noo'y kainitan ng araw, nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang tatlong lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magpatuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang gaya sa guya sa kulungan at ipinalupo sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin
kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sara?" "Nandun po sa tolda," tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa isang taon sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Nakikinig noon naman noon si Sara sa may pintuan sa kanyang likuran. Silang mag-asaway kapwa matanda na at hindi na dinaratnan si Sara. Napatawa ito ng lihim at ang wika, "Ngayon pa namang ako'y lanta na at laos na ang aking asawa. Saka pa ba kami magkakaanak?" Bakit natawa si Sara at sinabi pang ngayon tumanda siya'y saka magkakaanak? Tanong ng Panginoon, "Mayroon bang di maaari sa akin? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa isang taon at pagbalik ko'y may anak na siya." Dahil sa takot, tumanggi si Sara at ang wika, "Hindi po ako tumawa." Ngunit sinabi niya, "Huwag ka nang magkaila. Talagang tumawa ka." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tinupad ng Panginoon ang pangako niya noon. Magsitayo na po ang lahat. Ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo,
hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno. At ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa humayo ka, siya'y hahayo. At sa iba halika, at siya'y lalapit. At ang aking alipin, gawin mo ito at gagawin niya. Namangha si Jesus nang marinig ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananampalataya. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob at sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipin ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Doon mananangis sila at manghangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo. Mangyayari ang inihiling ninyo ayon sa iyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nito. Nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inalihan ng mga demonyo at sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías, kinuha niya ang aking mga kahinaan at binata ang aming mga karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo ang lahat. Sa ating pong unang pagbasa, pinagdinilayan po natin ang kwento po ni Abraham. Si Abraham po na pinangakuan ng Panginoon na ang kanyang mga salinlahi ay magiging singdami ng bituin. Pero nang sinabi ng Panginoon yon, kahit isang anak, wala pa ho si Abraham. Kaya ho pati ho sa Ebanghelyo ho, sa unang pagbasa natin, matatanda na sila. Si Abraham mo, 100 years old na. Si Sarah ho, 90 years old na. Pero, nung sinabi sa kanila nung kanilang bisita, na magkakaanak si Sarah sa kabila ng kanilang katandaan, si Sarah ay natawa. At minsan ganun naman eh. Minsan, pag hindi tayo makapaniwala, natatawa tayo. May nagsabi sa iyong kaibigan, oh, papayat na ako this year. Pero alam mo naman, kapag isang sabi mo lang sa kanya, tara, kain tayo sa labas, yan yung unang-unang magsasabing, tara. Hindi makapaniwala kasi alam mo parang imposibleng mangyari. Kaya natatawa ka na lang. Yung kaibigan mo magsasabing, pag ako pumayat ha, huyo ka sa akin, matatawa ka na lang at sasabihin mo, 2 years from now, magkakilala pa rin tayo, huwag ka mag-alala. Si Sarah, hindi makapaniwala. Para sa kanya, parang imposible. Kaya natatawa na lang. Pero kung titignan natin, ang taong may buo ang pananampalataya sa Diyos, walang imposible sa Kanya. Walang imposible sa taong may pananalig at pananampalataya. Kaya nung minsan yung panalangin natin, hindi pa sinasagot, kapit lang. Huwag mawalan ng pag-asa. Kasi natutunan natin sa kwentong ito ni Abraham at ni Sarah,
na ang taong buo ang pananalig sa Diyos, walang imposible para sa Kanya. Ang taong buo ang pag-asa sa Diyos, lahat pwedeng mangyari para sa Kanya. Kaya ang imbitasyon din ho sa atin ito bilang mga Kristiyano ngayon, buo ba ang pag-asa at tiwala natin sa Diyos? Buo ba ang pananampalataya natin sa Kanya? O minsan ay aandap-andap? Minsan ay pag inuunos na tayo, dinadaanan na tayo ng mga problema at pagsubok, tumatalikod tayo sa Panginoon. Ang tao may matatag na pananampalataya, kahit may dumating mang unos, nakatingin pa rin sa Panginoon. Ano ang pundasyon ng isang matatag na pananampalataya? Kung marunong makinig sa salita ng Diyos. Kaya sa lagi lang siya inasabi, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Paano ba natin gagawin yun? Magdadasal ba tayo ng mas mahaba? Magsisimba ng mas madalas? Kung dati isang rosary lang ang dinadasal mo, magdadalawa ka para tumaas ang pananampalataya natin? Kasama din yun. Maari din. Pero higit sa lahat, pinaka-importante, ang ating buhay ay nakaugat sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Ang salita ng Diyos na nagbibigay inspirasyon sa atin. Kaya kung gusto mong lumago ang pananampalataya mo, gusto mong lumalim ang pananampalataya mo, iugat mo ang iyong buhay sa pakikinig sa salita ng Diyos. Si Abraham po, lumago ang kanyang pananampalataya dahil siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya po, magandang paalala sa atin at imbitasyon, saan nakaugat ang buhay mo? At kung gusto nating lumago ang ating pananampalataya at tumibay ang ating pananampalataya, iugat natin ang buhay natin sa salita ng Diyos lagi. Hindi sa ibang bagay. Sa salita ng Diyos nakaugat ang ating buhay. At sa taong may malalim na pananampalataya, buo ang tiwala at pag-asa sa Diyos. Tulad ng kwento ho ni Abraham at Sarah, walang imposibleng sa taong nananalig. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tulad ng matatag na pananampalataya ng sentoryon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus na nananalig at manalig, manalangin tayo sa Kanya para sa mga pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating itugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan, naway hindi ituring saanman ang sinumang bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid,
Naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob. Ngayon kami ay nananalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Na ito handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilinghamot, pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mga paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.